Jamie dito. I think possible mapunta sa blue team to. Pero ito yung game number one, best of three series, two doors sa blue side, red side naman. Ang 11-3, King of Kings, Rachi Road. Or ano? Rachi Road. Rachi Road. Oo. Para sa kanyang Thames Maravs, para sa kanyang Hylos, at Julian, for the Sicilian, Charles. Oh, for the Lancelot. So on to the blue side for Two Doors Esports PH. Ano, adobong sinigang for the Selena Ventings. For the PNK IC. Para sa isa namang Kimi Uzumaki. Para sa isa Masha. And Austin for the Expo. Wow, ano? Ano kaya lasa ng ano? Ano mukhang, adobong sinigang? Ano kaya? Ano, parang ang weird ng lasa if ano, no? Oy, pero, maalat mo akin. Para shout out pala kay Ivy Josue. Ayan, yung former brand Victress. Oh, magaling din yan si Ivy. Yes. Sobrang lupit niya ni Ivy. Ayan, shout out. Ivy number one. Pero eto na nga, mukhang nabibigyan pa. So, for the Two Doors Esports, they already get the the red buff of the 11-3. So, ang ginawa nila, pinapunta nila yung Masha doon para at least masimulan na. Siyempre, alam naman natin yung lakas ng isang Masha, di ba? Mm-hmm. So, sinimulan niya agad yun and naging successful naman yun and level 4 na agad itong si Kimi natin. So, blue buff lang yung nakuha so, ng isang Lancelot. So, kung talagang gustong pumalag ngayon ng Two Doors, kayang-kaya na nila since maagang nakapagpa-level 4 itong Kimi natin. Pero yun, first blood. Coming from Selena, so advantage again for Two Doors Esports. Medyo na, late si Lancelot natin, which is alam natin na si Lancelot yung magiging magdidikta, damage. No? Yes. Siya yung yes, tama ka dyan. Tama ka dyan. Pero eto nga, yung si Adobong Sinigang yung magiging crucial dito for the early stage of the game. So, Adobong Sinigang needs to, tumama yung kanyang mga Abyssal Arrow with the Abyssal Trap. And kailangan niyang, pag tinamaan niya yun, automatic mapatay niya. Yun yung kailangan gawin dito. Pero oops, nakikita mo naman si PNK, nakikipagkulitan sa tatlo, pero yung Selena sa bottom lane, kailangan tinamaan natin ng Abyssal Arrow. Mukhang mababurst na yung pop! Matic! Bigyan, pero doon, sa may top lane, or mapapansin natin, hindi medyo hindi kaya pa. Uy, nanggaling yung aso sa backlane! Nakita mo? Nanggaling yung aso sa backlanes, mga kaibigan. Marabs dito, sinasalo yung damage ng Kimi. So, IC, level 6 na din. And papalag at papalag, mukhang King of Kings, nahihirapang umalis dahil nga may nakabantay na makulit na PNK sa possible mabanto mamaya kasi nagiging successful sa kanila. O, kita mo yan, puti ng ano mo! Patay, pero doon sa may bottom lane, mapapansin natin sa Xbox. Tamang kuha rin ng objectives. Medyo na, delay lang ng konti si Thams. So, kapag ka napabayaan mo yan, for sure, kayang diretsuhin ng export. Pero ang ganda ng ginawa ng Two Doors Esports dun kanina, which is PNK kanina. Ang naging so, problema, alam mo bakit, tingin mo, Mami Persian, bakit umalis yung isang Selena dun sa bottom lane? Tingin mo lang, bakit siya umalis dun? Sigurda. Kasi napatay niya na yun ng dalawang beses yung yung Thams . So, lamang na agad yung export dun. Kaya pansin niyo na kaya na nila 'to. So pwede na akong mag-roam doon. Tama. Dali. Pero makita natin for the Two Doors Esports, sinisimulan na nila yung turtle dito and yung 11-3 medyo malayo-layo. Ang kulit ng ginagawa ni PNK kanina pa. Oy, tinamaan. Lahat ng arrow niya tumatama . Naku, inapoyan pa pero nabuhay. Nabuhay. And the turnaround kill pa nga. Para to sa 11-3. So, middle turret ang mukhang gustong kuwanin. Pero ang hirap para sa 11-3 na mag-defend. Kasi pansinin mo, lahat ng linya is already pressured. So, Lancelot mukhang nga mabibigyan. Ventings mukhang kinagat yung isa. Hindi to nga may Abyssal Arrow, pero pwede rin naman. Mga kaibigan, pero yung Thams, medyo masakit. Sakit na dahil rin, tinamaan. Pero backlane, si Uzumaki nang galing dito, napatay pa rin yung Lancelot. Debuhay pa na micro at na-dodge niya lahat ng skills na pwedeng ibigay dito ng isang Masha. So, good thing or a good skills dito na naibitaw coming from Charles. Pero for the 4 minutes game time natin, mapapansin natin 11-3 nahihirapan sumagot sa kung ano yung ginagawa ng Two Doors Esports PH. Kasi grabe rin yung talagang yung haras ni PNK. At the same time, yung mga Abyssal Arrow ni Selena talaga tumatama. Tapos yung ginagawa ni Xborgo ni Masha, tamang objectives lang sila dun sa lane . So parang etong 11-3, hindi na nila malaman saan nga ba kami pupuntang lane. Kasi may nangyari sa top lane, may nangyari dito sa mid. Hawak ng Two Doors Esports PH yung mapa talaga.
Tama ka dyan. And speaking of hawak, tingnan mo naman kung ano yung ginagawa nila dun sa top lane. Wala silang pakialam kasi kayang i-hold ng ano eh. Kayang i-hold ng PNK yung linye. And especially, nabasag na nga. Oh, katulad ng sinasabi ko sa inyong pang-hold, Marabs mukhang nasasaktan sa bawat ngat-ngat ng isang kupa. Uy, napilita mag-glorious pathway. Kills dito mga kaibigan, pero ot sa merong paring nangyayari. Mukhang ayaw ibigay ang kanyang last insanity dahil nga naman umo-objective na naman yung isa nilang kakampi dun sa bottom lane. 14 seconds bago mabuhay yung ano, pangalawang turtle ng ating game. Hindi na nila napapansin si Masha doon daw si Thams. Wala kasing choice din si Thams eh. Hindi kita pwedeng bantayan. It's because of alam naming luging-lugi na kami sa Clash. So okay lang talaga sama-sama sila. Kaso mo nangyayari nga napapabayaan. At saka direct pa-check items nga for ano? For PNK. Ooh. So, PNK. Paano na yan? Cursed helmet. Pa-cursed helmet. Para kasi, yung cursed helmet kasi guys, kung ano yung merong item si PNK, meron din yung ano niya. Meron din yung aso niya, si Koopa. Kung ano may item si P, meron din si K. So, talaga namang ano yan, malupit. Oops, mukhang mabibigyan na naman ang isang PNK. At least napatay na nila. Wala na makulit, pero tinamaan na Bisa Laro. Mababurstone nga ba? Ang isang high loss, yes, na burstone. Tinamaan ng rocket sa mukha, pero Austin, meron ng immortality dito. Uzumaki for that one. Naku, so, ipapalag. Naku, yari ito dyan, sir. Matik. Kung wala nang nagagawa yung ano, yung 11-3, wala na silang magawa kundi mag-disengage na lang din. Halos bukas na rin. Lumilit na lumilit yung mapa dito ng 11-3. Knowing na 6 minutes pa lang ha, ang bilas ng game natin na to. Tama. Ang ganda ng rotation so, din talaga ng Two Doors. Tsaka kasi yung Two Doors kasi kompleto si Ricados. Mm-hmm. They have the marksman, they have the assassin, may fighter sila. Though na wala silang tank, ito kasi yung mahihirapan sila eh. Pag tumagal to, yun na. Pwedeng ikalugi nila pero oops mukhang mababurst doon pa nga. Oy, nakapag-backslide pa nga doon, nakapag-flicker at napatay pa yung Lancelot pero Austin buhay pa din dahil nga may immortality siya dito. And bottom lane, naku po. So for me, siguro pang 15 to 20 minutes pag nakapag-online yung ano, pag nakapag-online yung Lancelot, pwede. Pwede. Pero pwede. Sa ngayon, two doors pa to. Pero para, kasi kung mapapansin natin, kung si Lancelot ang yung pagbabas niya, nahirapan siya talaga makapagpa-item. Mahirap para sa kanya makapagpa-item. Pero yun, alam ko sa may top lane ako, mega kill na. Para sa isang Kimmit na napatay pa si Esmeralda natin, eh medyo nautal-tal tayo. Glowing one pa nga yung kanab. Uy, nakita mo yung damage! Nakita mo yung damage niya! Wala na magawa. Disengage na lang din. Tapos si Uzumaki. Tamang clear ng minions, objectives lang ako. Hindi ko pa nga siya nakikita sumasama sa Clash eh. Ganun kakampante. Mental lang sumama. Minsan lang siya pero sumama pagka bakbaka na. Pero eto na nga, yung clash lane na ang umami. First, mukhang lalaban yung dalawa. Tinamaan ang Abyssal Arrow na burst down pa nga rin dito. Glorious Pathway na ibigay pero tatakbo si Uzumaki. Mukhang oops man ni Ninja Moves pero napatay pa rin naman. Pero hindi nila ginow. Pwede nilang patayin yan. Pero yung middle lane, napapanish na mga kaibigan habang binabay time nila. E napupush na tong middle lane. So anong kailangan gawin? Uy, tinamaan ang Abyssal Arrow. Last insanity, binigay na nga rin dito. Mukhang mapapatay pa si Charles kapag dash out. Para nga naman mabuhay. Pero Kimi, for the racket. Uy, tinamaan pa ng Abyssal Arrow. Itong nandito sa mid lane, patay ang lahat ng pwedeng daanan. So grabe talaga ang ginagawa ng Two Doors Esports dito sa pagkakataon na to. 13-3 ang ating score, 11k gold lead para sa kanila. Siguro kasi nakakita na rin ng Two Doors Esports na yung gaya ng sinabi ni ano. Pero teka, Bakbaka na naman, hindi pa tapos, kinagat ng aso, kinagat ng 7 lions, pero hindi pa rin, mukhang aalis na lang. Ayaw. At hindi na magbabalik. Ice dito, tatapusin triple kill for the PNK, respect ba niyan for the second game, matatapusin agad ng Two Doors Esports PH. Ang ating pangalan. Napakaganda ng ginawa ng Two Doors. Medyo well-commended din.